Mario, huwag ka makialam. Kakalabas lang ang order mula sa korte. May temporary restraining order sa gamutan ng iyayari dito. Jefe, sandali lang po. Anong grounds? Father, racketeering po and swindling. Ano? Ano nangyari yun? Hindi totoo yan, Jefe. Hindi kami nanloloko ng mga tao para lang makakalap ng pera at donasyon. Father, korte na ang nagpalabas ng utos na ito. Sino ba humingi ng TRO yan? Father, si Mayor Ho. Kinalulungkot ko, mga kapatid. Pero dahil sa restraining order na ito, kailangan muna nating itigil ang gamutan. Wala po tayong magagawa. Oo, nakatakas siya sa provincial jail. May nakakita sa kanya na umaaligid dito sa Bagong Pag-asa. Tingin ko, gusto niyang gumante sa taong nakahuli sa kanya. Sa akin? Gusto niya akong gantihan? Yun ang kutob ko. Kung hindi, dapat lumayo na lang siya. Mario, mag-iingat ka. Pati na buong pamilya mo at ang taong mga malapit sa'yo. Padre Ringo, wala talaga eh. Wala rin dun eh. Saan nalamin yun? Saan pa nagsusuot yung bata na yun? Sigurado kayong wala sa sementeryo. Eh saan pupunta yung batang yun? Hindi nga po namin alam, Father. Father, wala rin po sa likod na simbahan. Father, wala din po dun sa garden. Wala din po sa bodega. Hirap naman kumita ng pera, oo. Lola naman, oo. Oh, reklamo lor talaga. Sabi ko kasi huwag ka na sa mama. Ako nalang magtatrabaho, eh. Eh, di nag-alala naman ako. Ikaw talaga. Kung gusto mo, magreklamo ka rin. Ikaw talaga. Balot! Balot! Bakit niyo po talaga ako kinidnap?
Wala naman kami mga peri. Huwag kang makulit. Napipi ko. Pino! Pukisan! Sige, huwag ka matakot. Hihilahin kita. Sa sugat ko. Pinagaling mo ako? Hindi po ako. Si bro. Kumain ka. Ang galing niyo naman po. Paano niyo nalaman kung saan kukuha ng prutas? Sanay ako dito. Dito ako nagtatawag kapag hinahanap ko ng mga pulis. Kaya hindi ako magugutom dito. Bakit po kayo hinahanap ng mga pulis? Kasi salbahay ako. Hindi naman po ah. Pinakain at pinainom nyo nga po ako. Kahit hindi ako humingi eh. Salbahay ba yun? Makulit ka rin, no? Father Anthony, nabalitaan po namin yung nangyari. Nakikisimpatya po kami. Salamat. Father, sorry po. Dahil sa nangyari recently, sa tingin ho namin, hindi na talaga dapat manatili dito sa monasteryo si Santino. Eh, mga wala naman pala kayo konsiderasyon eh. Boy. Hindi nyo pa nga nahanap si Santino, yun na kaagad ang sinasabi nyo. Tingin nyo ba kagustuhan nila Father Anthony yung nangyari? Mahal namin si Santino, hindi namin kagustuhan yun. Eh, may baril naman po kayo. Peke naman. Di ba po kung gusto nyo manakit ng tao, di dapat totoong baril dadalin nyo. Makulit ka nga. Eh bakit nga po peke yung baril nyo? Anak ko yan, si Mio. Nasa kulungan ko nung pinanganak siya. At mula nung sinabi ko na sa sarili ko na hindi na ako ng totoong baril, magpakatino ako sa kulungan para paglabas ko, magbabagong buhay ako. Gusto niyo pong magbagong buhay? Eh bakit po kayo biglang nangidnap? May sakit si Mio, Santino. Tumor sa utak. Sabi ng mga doktor, hindi na siya kayang pagalingin. Kailangan kita, Santino. Pagagalingin mo siya. Ako kailangang kidnapin para pagalingin siya. Kung hindi niya kayang pumunta sa monasteryo, eh di kami na lang pupunta sa bahay niyo. Magpapasama po ko kay nila, Father. Anong gusto mong sabihin ko? Dadaling kita sa kabilang bayan para gamutin ang anak ko? Sa tingin mo ba may makikinig sa presong katulad ko? Ako po, sino Father Anthony? Sino Father Jose? Sino Father Ringo? Bata ka pa kasi. Hindi mo pa dinangas yung naranasan ko. Walang makikinig sa akin, Santino. Lahat ng gusto ko sa buhay, lahat ng kailangan ko pa agawin. Ganun ang naging buhay ko. Pero kung sinabi niyo po talaga kay Father Anthony, eh maniniwala po sa inyo yun.
Buhay ng anak ko to, Santino. Hindi ako pwede umasa sa iba. Hindi ako pwede umasa kung pagbibigyan ako o hindi. Dapat sigurado ako. Siguraduhin na po natin. Puntahan na po natin yung anak nyo. Father, kasalukuyang nasa operasyon ng pulisya natin para mabawi si Santino. Pinutuwis na ngayon si Odigario Pineda sa San Martin. Ebe, baka magpahamak si Santino. May instructions na po ang lahat na huwag magpapaputo habang hawak pa ng suspect si Santino. Alam na po ng mga pulis ang gagawin. Mangyari to. Sumungo ka na ng mapayapa. Kilala kita. Ikaw na pakulong sa akin. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Akin na ang bata. Sumungo ka na. Wala ka na pupuntaan. Hindi! May sakit ang anak ko! Mamamatay siya pag hindi siya nakabuti sa Pino. Opo, totoo yung dito mayo, Nanay Zelda. Huwag niyo po siyang saktan. Pumigari ko! Dito mayo, wag! Pekay po yung paril niya! Kami lang to! Gusto niya lang kaputin ko si Indio! Ulit! Sige na! Salamat sa tulong mo. Santino. Tutuwa ko, Father, at nabalik na sa poder niyo, Santino. Kaya nga ako nagsadya dito, Mayor, dahil gusto ko magpasalamat sa iyo at sa buong kapulisan. Trabaho ko po yun. Pero, Father, bilang Mayor ng Bagong Pag-asa, eh kailangan kong protektahan ng bata. Anong ibig niyong sabihin? Sa tingin ko, nagmula pa rin ang lahat nito dahil sa paggamit nyo sa bata para magkaroon kayo ng pera sa ministeryo. Hindi namin ginagawa yun, Mayor. Kung ano mang pera o donasyon ang natatanggap namin dahil sa paggamot ni Santino, ay pinamimigay din namin sa mga tao. Naawa ko sa bata. Sana itindihin nyo na itutuloy ko ang kaso ng swindling at racketeering laban sa ministeryo. Enrique, tigilan mo na ang kalokohan yan. Kalokohan? Eh di hayaan natin ang korte maghusga kung kalokohan na ito. Father, sorry po sa nasabi ko nung isang araw.
Na-realize ko na naging insensitive ako ng mga panahong yon. Huwag niyo nang intindihin yon. Naibalik na sa amin si Santino, so normal na ulit ang sitwasyon dito sa monasteryo. Ah, tungkol nga po dyan, kaya kami pumunta ngayon. Para formal na ipaalam sa inyo, nakupunin na namin si Santino. Ano? Eh, kanina lang nag-apologize ka, tapos ngayon yun ang sinasabi ninyo? Dahil wrong timing po nun, Father. Pero ngayon ho, siguro naman ho, hindi masamang pag-usapan na natin. At nakarating po sa amin, Father, ang nangyari sa school. Nang dahil sa kanya, nabugbog ang anak ni Mayor Rodrigo. Hindi inutusan ni Santino ang mga classmates niya na gawin yon. Pero ginawa pa rin nila yon para kay Santino. Father, to have that kind of power over his peers, eh hindi ho yun healthy para sa isang bata. Kailangan niya hong lumaki sa isang normal na environment kung saan itatrato siya ng mga bata just like any other kid. And of course, nakidnap po ang bata. Dito mismo sa loob ng bakuran ng monasteryo. Nang walang nakakapansin man lang sa inyo. Ang sabi mo, pinabayaan namin siya. Plinanong mabuti ni Olegario Pineda ang pagkidnap sa kanya para madala niya si Santino sa anak niyang may sakit. Pero pinabayaan niyo kung manggamot yung bata, kaya nangyari yun. Gusto niyang makatulong sa kanyang kapwa. Bakit namin pipigilan? Father Anthony, dapat ho, nung sanggol pa lang siya, tinurn over niya na si Santino sa amin. Kung tutuusin ho, anytime, maari hong kunin ng gobyerno si Santino sa inyo dahil illegal ho ang pagkupkup niya sa kanya. Kailan pa naging illegal na kupkupin at kalingain ang isang batang inabandona na mahalin siya na parang isang tunay na anak? Ang palakihin siya sa mabuting asal ayon sa tulong ni Kristo. Itigil na lang natin ito, Father. Bibigyan ho namin kayo ng isang linggo para magkaroon kayo ng pagkakataong makapagpaalaman. Pero pagkatapos nun, kukunin na namin si Santino. Gawin niyo ang kailangan niyong gawin. Gagawin ko rin sa akin. Father Anthony, wala na talaga tayong magagawa. Oo nga naman, bro. Oh, Father pala. Labo naman nun. Bakit naman nila ba sa ukunin si Santino? Eh kung lumaban tayo, huwag natin ibigay. Tama. Ipaglaban natin. Agree ba kayo mga fathers? Amen! Amen. Mawawala na rin sa bagong pag-asa yung Santino na yan. Totoo? Ang galing-galing talaga ng asawa ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Patikim lang yan. Tignan mo, luluhod silang lahat sa harapang ko. Tama sila. Wala tayong legal na karapatan kay Santino. Kung gugustuhin ng gobyerno, kahit anong oras, pwede nila siyang kunin. So, Father, ito na yun. Ang ibig niyo sabihin, wala na talagang pag-asa. Sa isang linggo, wala na si Santino sa atin. Hindi ko alam. Pero sa mga nangyari at mga naranasan natin itong mga nakaraang araw, ano pa ba sa tingin niyo ang hindi kayang sagutin ng panalangin? Gawin na lang natin ang lahat ng makakaya natin para manatili dito si Santino. At yung iba, kailangan ipaubayan na lang natin kay Bro. Radar, kailangan natin ayusin ito, ha? Oo, sige. Masisira na ito. Ito din, o. Oo nga, no? Father? Oh, bakit? Bakit ang dami yung mga polis? Eh, kasi binabantayan kanila. Kasi mamaya, baka magsuguran na naman yung mga tao ulit, eh. Eh, paano pag hindi po makapasok yung mga tao dito? Hindi kayo makakapag-misa. Ganun na nga, pero wag mo nang isipin yon. Basta titigil din ng mga yon at nilipas dito. Hanggat hindi tumitigil sa pangulit ang mga tao, para testingin ka. Eh bakit po kailangan nila akong testingin? Hindi ba sila naniniwala? Eh, ganun talaga, Santino. Kailangan madalas makita ng tao ang isang bagay bago nila ito paniwalaan. Eh bakit si bro, pag hindi nila nakikita, ibig sabihin hindi rin sila naniniwala kay bro? Eh, ba't ang hangin? Hindi natin nakikita. Pero alam natin, nandyan. Father, problema na po ba ako dito? Hindi! Ano ka ba? Ano ko po naisipin yan? Ano ka ba? Regalo ka sa amin ng Diyos, di ba? At kahit kailan, hindi ka magiging problema sa amin. Okay? Okay. Pira ako. Yeah. So, anong desisyon ninyo?
ang kunin si Santino, ganun ba? Father, maihahanap po namin siya na isang magandang pamilya. Isang pamilyang makakapagbigay sa kanya na isang magandang kinabukasan. Yung makakatupad sa kanyang mga pangarap. At higit sa lahat, yung makapagbibigay sa kanya ng isang normal na buhay, Father. Tatanungin ko ho kayo, ayaw niyo ho ba yun para sa kanya? Kung talagang mahal niyo ang bata, ayaw niyo ho ba ng ganong klaseng buhay para sa kanya? Bakit po? Santino, alala mo yung dalawang babaeng umupunta dito? Yung nag-interview sa'yo? Father Jose, bakit po? Father Ringo? Father Jose, bakit po? Kukunin na po ba nila ako? Diba, ayaw niyo naman po na pumayag na makuha nila ako? Anak, hindi naman sa ganon. Hindi sa pumapayag kami, hindi yung ganon. Nakikita mo ba yung mga taong nagpapatuloy dun sa labas? Kung binabantayan nila. Sabi no, mahal niyo ako. Akala ko, hindi kayo papayag na makuha nila ako. Kasi naisip namin, hindi ka magkakaroon ng normal na buhay dito. Mahal niyo po ba ako? Bakit niyo ako ipamibigay? Hindi niyo ako mahal! Santino! Hi, Santino. Good morning. Good morning po. Santino, aalis na tayo ha. Isasama ka namin sa shelter. Maraming bata doon. Matutuwa ka. Santino, gusto niya ina-approach yung book niya. Gusto niya kinakantahan siya sa gabi. Nandito yung paborito niyong kanta. Sana maibigay niya doon sa mag-aampon sa kanya. Alam niyo,
Hindi pigyan sa pagkain yun. Kahit ano kinakain niya. Hotdog, actually, yung pinaka-paborito niya pagkain. Yun, gaganahan siya kumain pag yun ang ulam. Marunong din magtali ng sintas niya yun. Pero paminsan, pag naglalambing, kailangan ikaw ang gumawa. Medyo mahirap din sa paliguan. Magpapahabol paminsan. Pero mabait na bata yan, masunuring bata yan. Alagaan niyo siya. Please. Alagaan niyo siya. Anak, bakit ka ganyan? Hindi naman tayo magkakaiwala eh. Paminsan-minsan dadalawin kita. Father, ayaw ko po umalis. Gusto ko sa inyo. Anak, huwag ka ganyan. Di ba pinag-usapan na natin to? Diba? Di ba naniniwala kay Father Jose? Naniniwala po. Sige na. Alagaan ka nila. Mababait na tao yung mga yan. Alagaan ka nila, anak. Father Jose, mamimiss ko po kayo. Mamimiss ko po kayong lahat. Sige na, lakad na kayo. Ingatin niyo yung bata. Ingatin niyo, anak ko. Anak ko. Sa iyong buhay, tutunod.